Hi, I'm Mocha Uson. I'm the founder of the girl group Mocha Girls. I've been in the entertainment industry for more than a decade. And after that, sinuportahan ko po si former President Rodrigo Roa Duterte at dun po tayo naging public servant. And after his term, ngayon, I'm back to being a private citizen and enjoying my riding journey. Ang first bike ko ay Honda Rebel 500. Binili ko po ito noong April 2021. Na-inspire po ako mag-motorsiklo because of our VP, Inday Sara Duterte. Malakas ang dating ng isang babae na nagmumotor, strong, confident. So sabi ko, I want to be like that. I wanted to try riding. Mag-HPG sana kami ni Mayor Lani Cayetano. Isa rin pong kababaihan na nag-inspire sa akin na magmotor. Kaya lang, hindi nagkatugma yung schedule namin. That was almost 4 years ago. So, hindi na kami nakapag-aral ni Mayor Lani Cayetano. Kaya, nauna na akong nag-HPG. So, nag-training po ako sa HPG June 2021. After kong mga mag-training sa HPG, ay nag-enjoy na akong mag-ride. And from Rebel 500, nag-upgrade na po ako sa adventure bike. Itong BMW F750GS. Kasi pag nakakasabayan ko yung mga classmate ko sa ride, medyo hindi ako makahabol dahil lahat sila naka-adventure. So, nung nag-ride na po ako, may isang grupo ng mga lady riders na nag-invite sa akin na makiride sa kanila. Si Inday Rider or si Arlene Diaz. Si Inday Rider ang isa sa matiyagang lady rider na sinamahan ako sa pag-ride. So member po ako nitong lady riders called Rebels. Iba't ibang mga kababaihang lady riders ang miyembro nito. May mga single mothers, may single ladies, may mga professionals from all walks of life. So, may mga tambike at may mga charity rides. And ito yung essence of women empowerment. Itong mga kababaihan na tinutulungan ng isa't isa, lalo na yung mga newbies. Tinawag na Rebels itong grupo na ito dahil karamihan po sa amin, ang first big bike ay Rebel 500. Isa sa mga pinagkakabalahan ko, aside from riding, ay yung Mocha Cafe opening soon. Dahil ever since po, yun po yung aking dream na magkaroon ng coffee shop. Dahil sa pangalan ko na rin Mocha, na real nickname ko. By the way, trivia po ano, kasi sabi nila, screen name ko lang daw ba yung Mocha? Pero yung Mocha po, ipinangalan talaga sa akin yan ng nanay ko mula nung pinanganak pa lang po ako. Ang kwento po niyan, sa ospital, nung pinanganak po ako, napakaitim ko. At yung mga kaibigan ng nanay ko, doctor po kasi yung mother ko, she's a pediatrician. Yung mga kaibigan ng nanay ko, nagbigay ng mga regalo. Cake rolls, ice cream pastries, and coincidentally, Mocha flavor po lahat yon. Kaya yun po yung dream namin ng nanay ko, magkaroon ng Mocha Cafe opening soon. At higit sa lahat, sa aking pinagkakabalahan ay ang aking minamahal na ina, my beautiful, strong mother, my hero. Her name is Dr. Esther Lita Uson. She's a breast cancer survivor. And I always spend time with her, lalo na pag Sundays, church time namin yan. So I just want to say hi to my lovely mother, Dr. Uson. I love you. Ang may share ko po sa aking mga kapwa lady riders ay to have basic training, proper training. Pangalawa, huwag maging overconfident. Hindi porket mabilis ka nang magpatakbo ng bike ay okay na yon. Kailangang maging very, very careful because you can never be too careful when riding a motorcycle. Huwag maging kampante. Always wear proper gear. Helmet, gloves, riding jacket, riding boots, padded pants. Pero kahit na naka-protective gears na tayo, protection yun para sa labnos ng ating balat. Pero yung protection sa bali ng buto, mahirap yun. And ang protection lang po natin dyan is to ride safely. I encourage women, lady riders, lalo na po yung mga baguhan na undergo proper training, wear protection, and ride at your own pace. At
ayun, just continue, enjoy riding. Buhay-buhay lang. Nakilala po tayo sa political vlogging. Siguro during PRRD's term, mga 6 years yon. Ngayon, dahil balik po tayo sa ating pagiging private citizen, ang pagpa-vlog ko ay patungkol sa pagmumotor, konting pagluluto, fitness, and vlogging about my fur baby, si Trooper, ang aking baby dog. Again, I'm Mocha Uson for All About Wheels Manila.